Good morning, everyone. Magandang umaga, magandang araw. Saka pa kong OFW, lalong-lalo na yung mga OFW sa bansang Oman. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, kung napadaan lang kayo, pakiclick naman yung subscribe para at least makita nyo yung mga videos na ating ilalabas, lalong-lalo na kung napaka-importanteng balita o kaya information yung ating ilalabas. So sabihin NOC, finally, today, it's a very good day for us OFWs in Oman, ano po? Dahil may mga breaking news sa ating mga payagan dito sa bansang Oman about the NOC. So it has been 6 years, ano po? Simula nung ipinatupad yung no objection certificate na kailangan mo bago ka makabalik sa bansang Oman o kaya bago ka makalipat sa trabaho dito sa Oman, kailangan mo ng NOC. It was introduced July 2014. So, but then today, there's a news from Oman Observer or Times of Oman, I think, at saka sa iba pang mga payagan or sa social media, entitled Oman to allow expatriates to change employer. Sa Times of Oman naman, ano ba nakalagay? Oman removes NOC. Expat can switch jobs. Yan ang nakalagay sa Times of Oman. So let's see. His Excellency Lieutenant General Hassan bin Mohsen Al-Shariki, Inspector General of Police and Customs, has issued Decree No. 157-2020, amending some provision of the Executive Regulation of the Residence of Foreigner Law, which was published in the Official Gazette. So yung Decree No. 157-2020, it was already published in the Official Gazette of of Oman. Yung ministerial decision 157-2020, it was already published May 31 sa Official Gazette ng Oman o kaya sa Ministry of Legal Affairs. Ayan siya. Thereof, the decision amended some provision of the Executive Regulation of the Foreigners Residence Law issued by Royal Decree 4015. So, yung Article 1 replaces the text of Article 14 of the Executive Regulation of the aforementioned Residence Law for Foreigners. The expatriate's resident visa may be transferred from one employer to another who has a license to recruit workers, provided the evidence of the expiry of the contract termination or termination of the employment contract is presented with proof. So ayan, malinaw po, ano? There is an approval of the competent government authority on the second employer contract with the expatriate as per the rules determined by the competent authority. So ayan, transfer of the foreign resident permit shall transfer the residence of his family member who are enrolled in it to the owner. So ayan, kung agaya ko na nandito yung pamilya mo at may mga dependent ka, kasama na rin yung mga dependent mo kaya family member na ililipat sa bago mong employer. Of course naman, ano, kailangan naman matitira yung ano family member mo na nakabisa under your old ano employer. The second work until the necessary condition for their residency are met and the transfer procedure are made. The responsibility of the first employer remains valid in everything related to the residence of the foreigner. So malinaw po yan, ano. Hanggat hindi pa kayo natatransfer or whatsoever, hindi pa nalilipat sa bago nyong employer, responsibility pa rin kayo ng first employer ninyo or old employer ninyo. Anything that violates this decision is cancelled or contradict its provision. So, yun. Article 3, this decision shall be published in the Official Gazette and will be implemented from the 1st of January. So, magandang balita, but then, ang implementation nito will be still on the 1st of January, 6 months from now. Sabihin na lang natin, kasi nasa June na po tayo. 6 months from now, you will be allowed to transfer to another employer without NOC. So, yun lamang po, ano. Napakagandang balita, and we hope makakakapit pa tayo ng 6 months until January. So sana yung remaining 6 months bago yung implementation, we can stay and we can retain our job in Oman. Ano po?
Kasi mahirap na yung hindi tayo hindi natin masustain o kaya hindi natin ma-retain yung ating trabaho during the 6 months period bago yung implementation, and then pauuwi lang tayo, and I think that's a different case. So for now, yun lamang po alam about the NOC. Kung gusto nyo pong makita yung Arabic version ng Ministerial Decision 157-2020, pumunta lang po kayo sa mola.gov.om. Nandiyan po lahat ng mga decision. Nakalist po dyan lahat, no? Mga decision na inilalabas nila. And dyan po nila pinapublish yung mga official decree, ministerial decree, royal decree, at ano pa pong decree. Nandiyan po lahat. So, maraming salamat sa panonood. Till next time. And keep safe, everyone. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And like I said, kapag may mga katanungan kayo, I will try to answer. Kapag may comment kayo, babasahin ko. If you like this video, click subscribe. Maraming salamat. God bless everyone. Have a good day. Stay safe.